Hello guys, nandito muli tayo sa aking laboratorio. Medyo naging busy lang po kasi kaya hindi tayo makapag-upload ng mga video. Araw-araw may tumatawag. Yung mga customer nanggagaling na po sa YouTube. Hindi na ako nakakuha sa carousel. Hindi ko na nga napapansin yung mga carousel, yung FB. Puro sa YouTube sila tatawag ng personal. Yun ang mga nagpapaservice. Kaya sobrang busy na po tayo ngayon. Pasensya na dun sa mga nagko-comment. Hindi ko na re-reply at kagad. Ngayon po ay meron po sa tayong problemang gagawin. Itong problema ito na trouble na ito ay nakakahilong gawin. Bakit nakakahilo? Tingnan nyo kung hindi nakakahilo. Tingnan yung maigi kung ano yung sakit niya. Diba? Kakaibang sakit yan. Tingnan nyo. Yellowish siya na nagbe-vertical rolling. Yung ganitong sakit, bihira ito eh. Kasi karamihan ang nagiging sakit pagka nagkakaroon ng irritate yung mga yung kanyang mga gate. Flickering, double image, yung lumalaki yung tao, yung napuputol yung kanyang leeg, tapos ang haba ng mga paa. Magkakasama yan eh. Flickering, double image, vertical height, masyado malaki yung tao. At saka yung vertical rolling. Maraming ganyang sakit. Puro flickering at double image. Pero bihira yung vertical height na mataas na mataas. At saka yung vertical rolling. Ito, bago lang ito sa aking paningin eh. Pero kahit bago sa paningin niyan, doon din nang gagaling ang problema niyan. Pupuntahan natin mamaya. At bago tayo mahilo, basahin muna natin yung ating mga nagpapa-shoutout. Ilista ko, dami nila eh. Dapat to, isang shoutout, 1,000 eh. Yung only. Unang-una ay si Chad Tan. At si Jason Panganiban ng Pampanga, si Marsomog ng Litex Payatas B, Quezon City, kay Isagani ng Sarangani Province, kay Ryan Alibadbad ng Port Bonifacio, Taguig, kay Jamaica Palomares, Baguio City, kay Bianca Rose ng Bulacan, kay Armando Mendoza ng Angat, Bulacan, kay Epoy ng Quezon, ELD Electronics, kay Netnabi Electronics ng Nueva Ecija. Ang dami nito. Sa iba-ibang lugar nang gagaling. Kay Jimmy Mangalos ng Saudi Aircon Tech. Layo. Kay Celosa Electronics. Kay Tony Boy Cabahog ng Palawan. Kay Ariel Kerubin ng Taytay Rizal. Kay Neil Lunesa, Tandang Sora, Quezon City. Kay Oliver Mendoza ng Angeles City. Kay Richard Tech Vlog, pinanood ko minsan yan eh. Kay Cocol Tech Electronics ng Misamis Oriental, Mindanao. Kay Johnny Victo ng Gimba, Nueva Ecija. And the last but not the least, kay Mujajos Technic. Saludo ako sa iyo, sir, sa iyong ginagawa. At bago nating umpisahan ito, magkakaroon lang ako ng konting history sa nangyaring table. Tingnan nyo ngayon ito, kulay blue na. Oh. Kanina, madilaw siya. Ngayon, ma-blue naman. Pero nagro-rolling pa rin. Ang history ng TV na ito, ang sabi ng may-ari,
ito po'y galing pa ng Malolos eh. Pinikap ng aking mga kasamahan. Ang sabi ng may-ari, nagpalit na raw ng tikon yung gumawa. Ito ang tikon niya. Nung nagpalit, ganyan pa rin daw nagbe-vertical rolling. Tapos, ang nangyari, tumawag siya ng ibang technician. Tinignan daw, common nakikita sa YouTube, tinanggal daw yung kabila. Left, right. Yung right daw, normal. Yung left, pag tinanggal mo, walang video, plain lang. Ngayon, pag kinabit niya uli yung left, yung right, ganyan uli siya. Ang sabi ng may-ari, sabi ng technician, makukuha raw yan sa tape method. Tape method uli tayo, no? Nung ginagawa na raw ng technician, yung ganyang kalaking tape, naging ganun na lang daw. Halos maubos na yung tape, hindi raw nadali. Eh ngayon, sabi niya, nakita kita sa YouTube, sir eh. Sabi niya, nakita ko yung pamamaraan ng iyong paggawa. Kaya tinawagan kitang personal. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige po sir, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Eh, hindi ko naman sinasabing kayang-kayang gawin ko yan. Eh, tingnan natin kung ano magagawa natin. Umpisahan natin. Ay, oh, bigat. Edge type pala ito. Napagka matanda na. Kailangan pa na mag-hot. Konting buwat lang, hiningal ako ah. Anay, machambahan natin ito. Mabait yung may-ari eh. Sabi niya, sir, kung magkano magagas, sabihin mo. Huwag kang mahiya. At pag sinabi mo yung price, tatagdagan ko pa, sabi niya. Wow! Natuwa naman ako. Kaya, ngayon, gagawin natin ito. Sana yung mga chambahan natin. Ito yung sinasabi niyang pinalitan na tikon. Sa natin. Medyo matagal na itong TV na ito. Ito, pinalitan niya pa. Itutukan nga ito, Miss Cameron. Tutukan mo ito. Ito yung kanyang original. Pakitutukan mo, AJ. Ito, toto. Yung pinalit ng unang gumawa, makikita nyo, B3908J1-CE1. Yung pinalit niya, ito. Pero yung original, B50-0H. Parehas lang yan. Kasi, kaya ito, 39. Pang 39 inches ito. Pero parehas lang ganyang tikon. Kasi ito, 50 inches ito eh. 50 inches na prestige. Pakitignan mo maigi. Tignan mo maigi ah. Okay. Titignan natin yung sinasabi nung may-ari na naghang daw yung isang technician na pangalawang gumawa. Nagkaroon daw ng picture sa may kabila. Ayos daw. Nung kabila naman ng kanyang inihang, walang picture. Gawin natin yung ginawa ng pangalawang technician. Diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo. Karamihan sa ganito, pag may tikon, step by step ka eh. Kung saan siya titino,
Halimbawa, sa left matino, nasa right ang problema. Sa right ang matino, nasa left ang problema. Madali lang mag-troubleshoot kung alam mo yung pasikot-sikot. Sabi nga ng iba eh, wala daw akong alam kundi mag-tape lang. Yung wala nang pansinin niyan. Umpisa na natin. At least marunong mag-tape, di ba? Sabi nga nung nag-comment na isa, natuwa ako eh. Kung tape lang yan, napakadali pumunta ka sa SM, magaling magbalot ng mga tape doon. Magpapabalot na lang sila ng mga tape. Hanga ako sa nag-comment na yun. Napakatalino. Salamat sa iyong suporta. Hindi ko lang alam yung kanyang pangalan eh. Umpisa na natin. On muna natin. Ayan siya oh. Diba? Nagbe-vertical rolling. Hindi siya double image, hindi flickering, hindi vertical height, kundi vertical rolling. Apat sila eh. Ang problema ito, puro nasa vertical pulse. Malamang ito'y kamag-anak ni Ben Tumbling. At saka si Jet Li. Magaling mag-vertical yun eh. Chocoli. Saan natin? Nung tinanggal daw ng pangalawang gumawa ito, dito muna tayo sa sinasabi niyang light na walang video. Pakitutukan ha. Gusto ko sanang makita talaga nila eh kung paano natin ginagawa eh. Kasi akala nila ganun lang ang mag-tape. Sabi nga nung tape nung may-ari eh. Naubos niya na yung halos yung isang buong tape na binili. Hindi nadali. Tingnan natin kung madadali natin ngayon. Ang nakalagay lang yung kanyang right. Saan natin? Inon natin. Inon. Tingnan natin yung reaction. Ayan ang reaction niya. Tinanggal natin yung left. Ito ang reaction niya sa right. Nakakabit yung right. Yan, gumagalaw siya. Oh. Diba? Ngayon, ang gagawin natin, ikakabit natin yung left, yung sinasabi ng may-ari na nagkatao. Pakitutukan nga ito. Tingnan mo, lamog na siya. Oh. May mga bungi na yung ano. Nakikita mo ba? May mga bungi na yung mga ano. Talagang nalamog na nga. Kasi katatanggal yan at kababalik. Tingnan natin yung isa. Ayan, bungi-bungi na sila. Oh. Diba? Yung mga ganyang problema, nakakalungkot gawin yan. Hindi mo, bungi-bungi na. Dapat dito, dali sa dentista para mapustisuhan bungi mo. Oh no! Patay kalokohan talaga. Kakabit ngayon natin itong isa. Ihahang natin yung light. Yung sinasabi niya problema. Ano lang magigitahin na maayos. So, nakakadulong pa siya. Masyado ng ano. Ikakabit ngayon natin itong left. Nakakabisit bungi. Sana dapat medyo dahan-dahan ng ating paglagay kasi pag nabungi yan, di natin magagawa. Wala pa naman akong ganitong. Mahirap, no? Mahirap.
buong yan, tuloy yan. Hinabit natin yung left niya. Tignan natin yung image. Kung may image nga ba. Ayun. May image siya. Istis. Nawala yung pre. Istis. No signal. Normal yung kabila niya. Yung kabila, hindi normal. Paano mo i-analyze ngayon kung isa way isang troubleshooter? Paano mo i-analyze ngayon yung ganitong problema? Tama yung sinasabi ng isa, ng pangalawang gumawa. Mag-tape sa kabila. Ang tanong, ano ba yung itinitape mo dun? Ito ngayon, sasabihin ko sa inyo ang sikreto para maintindihan ninyo. Marami akong ginagawang puro tape talaga. Pero hindi ibig sabihin, hindi yun ang alam, yun lang ang alam ko. Marami pa silang hindi nalalaman talaga. Hindi naman tayo nagyayabang sa ganun eh. Unang-una, yung kayabangan, ang kahihinatan yan, kahihiyan eh, sa huli. Kaya ayoko nung ganun. Kaya yung mga nagko-comment-comment, tumigil po kayo sa pagko-comment nyo ng ganyan. Hindi nyo po ako maiinis sa ganyan. Ang maiinis sa inyo, yung mga taong naghahanap ng katwiran, yung talagang gustong matuto, yun ang maiinis sa inyo. Sorry na lang sa inyo kasi kailangan natin pag-usapan yan. Sa ganitong pag-a-analyze, dapat malaman mo na yung mga vertical clock pulse niya, yung mga gate niya, yung STV, OE, all, CKV, CKV1, mga gate yan ng mga vertical clock pulse yan eh. Meron kasi akong nabasang information sa electronics about LED panel, LCD panel. Pagka kasi nagkakaroon ng supply na mataas yung mga gate niya, nai-irritate yung screen. Nai-irritable siya. Doon ngayon nagkakaroon ng flickering, double image, yung tumataas yung height, pati yung ganitong problema na vertical rolling. Tingnan natin, pakitutukan nga ito. Kaitestingin natin. Ganito ang pag-a-analyze ng ganitong problema. Magsusukat tayo ng voltage sa mga gate niya na pumapasok. Kasi karamihan ng mga gate na ganito, hindi naman masyadong matataas ang voltage. Minsan ang pinakamataas yan, 1.9. 1.7, 1.2, kadalasan yan 0.08, 0.09, ganun. Kasi signal lang ang pinapapasok mo dun eh. Sukatan natin itong, pakitutukan mo nga ito. Nihilo ko dito sa ano, masyado mataas. Nasa voltage tayo DC, no? Tutukan natin itong STB. Pakitutukan na. Kita ba? Kita? Mapapansin nyo, 0.15 lang siya. Di ba? Itong sinusukat natin na ito, mga gate ito eh. Pakitutukan mo uli. And kung mababasa mo yung OE2, STB, andyan dyan na rin yung CKB, at saka yung pole, CKBB1, kadugtong nito yan. Yan. Tingnan nyo, sukatin natin yung CKB kung ilan volts. 1.9, no, diba? Tama lang yan.
Tingnan natin yung poll. 1.6 oh, tama lang yan. Yung TP1, wala halos oh, point 2 lang oh. Yung STV, pag sinukat mo, diba? 0.015. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng STV? Yun yung STV, square wave signal. Ang layo ng meaning. Pero yun ang ibig sabihin ng STV. Na meron siyang 92.72 kHz. Signal lang yun. Mapapansin nyo, itong STV, tutukan mo ulit. Susukatin natin. Pansin nyo ha, 0.168. Minsan 0.025 lang. Nag-iiba siya, di ba? Pero tama lang yan. Tingnan niyo yung video. Bakit namatay na tayo? Dahil walang signal. Yan. Sukatin uli natin. Wala kasing signal kaya namatay. Check siya. Sukatin uli natin yung kanyang kailan, mabilis tayo eh. Kasi namamatay siya eh. STB, kita ba? Kikita mo? 0.015, di ba? Yung OE 2.8 lang oh. Yun naman yung CKB 1.9. Yung pool 1.6. Yung TP1, 0.2. Hindi natin may video pa ulit. Video siya, di ba? Ngayon, ikakabit natin yung light channel. Nakakatakot ang galawin, no? Kasi ang dami ng bungi, eh. Mahirap talaga pagka hindi ka unang naka virgin. Maganda kasi kung nakaka virgin. Iniisip mo virgin sa paggawa, hindi yung virgin na kung anong iniisip mo. Yan ang problema natin. Pag nasira ito, patay na. Hirap po. Pag nasira, natin magagawa ito eh. Kinabit natin ha. Nakita nyo, kinabit natin ha. Saan natin? Power natin. Ayan, vertical uli siya. Mag-voltage test point tayo uli. Doon din sa mga gate. Kailangan mabilis lang eh. Mamatay ka agad eh. Tingnan nyo yung STV ah. Mag-check ako ah. Ano yung STV? Square wave signal. Na meron siyang 92.72 kHz na signal. Signal lang yun ah. Tingnan natin kung ano nangyayari sa signal niya. Ngayon napansin kayo, tingnan niyo yung voltahe. Teka. Tingnan mo yung voltahe, kita ba? Tutukan mo para makita nila. 4.9 volts. May pumapasok na voltahe na nanggagaling sa may right channel natin. Nai-irritate tuloy yung signal. Nai-irritate. Kaya nagkakaroon siya ng
vertical rolling. Kasi ang problema nito, vertical sink pagka ganyan. Kung mapapansin nyo yung mga lumang TV na CRT, pagka ang vertical sink mo hindi maayos, hold ng hold, di ba? Ano ginagawa mo? Pupunta ka sa likod, pipihitin mo yung vertical hold. Pag napihit mo na, natamo mo na yung kanyang signal. Titino, di ba? Ito hindi ganun. Kasi digital ito eh. Kailangan yung signal na pumapasok dito sa may STB. Kasi yung STB input yan eh. Ang output niyan STBP. Tinanong nga ako dati niyan nung nag-seminar kami. Ano raw ba yung STB ang meaning? Ang sumagot ako, ang sagot ko naman, medyo may konting halong joke, sabi ko. Sabi ko, sir, yung STB sa television. Natawa yung teacher ko. Sabi niya, nakipagloko na rin sa akin, ano naman yung STBP? Hindi ko nasagot. Alam niyo yung sinagot niya sa akin? Eh, wala ka pala eh. STBP lang, hindi mo alam. Ano po ba, sir? Sabi ko, STBP sa television po. Title ng kalokohan. Tuloy na natin ito. Mapapansin nyo, yung STB. Tingnan nyo, STB ha, tinutukan mo. Yung pin ng STB, meron siyang 4.9 na pumasok na boltahe. Bakit? Kasi ito kadugtong yan nito. Hindi lang natin maipakita siya, pero magkadugtong yan eh. Left and right, pati yung CKB1 niya, CKBB1, OE, magkakadugtong yan. Tingnan natin ha, kung ano yung nangyaring po. O yan, di ba? Nagbe-vertical hold. Kanina, nung tinest natin ito, yung STB, pag ito lang nakalagay, hindi natin nalagay yung right. Wala namang voltahe pumapasok, no, di ba? Matino yung kanyang video. Ngayon, ang gagawin natin, iba-block natin yung STB dito. Kasi, maaaring nangyayari sa may frame niya, sa frame ng LCD panel niya, may pumapasok na voltahe, nai-irritate tuloy siya. Nai-irritate kasi meron ganung information sa LED, LCD na pag-aaral eh. Yun ang nagiging dahil ng flickering, minsan pati slow mo nadadamay eh. Double image, saka yung height na mataas, pati yung ganitong vertical rolling. Ngayon, ang gagawin natin, ibablock natin yung pumapasok na voltahe sa STB. STB at saka CPB. Ano yung CPB? CPB yung ano eh. Vertical clock pulse o clock pulse vertical. Input yan. Yung out niyan, CPB1. Yung CPB1, yun yung kumokontrol sa may timing ng CKB1, CKB2, etc. etc. Medyo malawak na pag-aaral na kasi yan eh, pang seminar na po yan. Eh, tayo naman nagbibigay lang ng tutorial sa troubleshooting. Hindi naman tayo nagsiseminar. Kaya, yung sinasabi nung wala ba akong ibang alam ngayon kundi mag-tape lang. Maghintay ka. Busy lang kasi ako eh. Iba naman yan. Huwag na nga natin pansinin. Ibablock natin dito yung STB niya sa kayong CPB. Yun yung STB kasi. Yun yung nakalimutan ko na sa tagal kong binasa yun. Yun yung input ng nagbibigin sa ang begins niya yung frame of data ng panel. Napapansin mo, nagkaroon siya ng voltahe.
samantalang ang trabaho niya lang signal. Diba? Kaya pag nagkaroon ng voltage yun, mai-irritate yung kanyang mga frame. Magkakaroon siya ng electrical rolling. Para magawa natin yun, i-block natin yung nanggagaling na voltage dito sa may right side ng kanyang panel. Isa natin. Hindi pa siya patlasin, nasisira na yung mga ano, napubungi na. Bungi na siya. Ang kainis. Bibilangin ngayon natin yung ating iba block. Ito ang technique. Kasi sabi nung may-ari, may gumawa, ang dami niyang na-i-block. Pero hindi niya raw napatino. Tingnan natin kung mapapatino natin. Ito ang ating mahiwagang gunting at mahiwagang tape. Ang dami nang kinita itong tape na to eh. Sa mga nagtatanong na technician, bakit daw pagka nag-repair sila, tinipan daw nila, tapos pag siningil nila ng ganun, sasabihin daw nung may-ari, ang nagpagawa, tape lang ginawa, tapos ganun singil mo. Sabi ko naman sa kanila, kasi ako bago gumawa, nakikipag-usap muna ako sa may-ari. Ang procedure ganito, gagawin ko yan sir, ganito presyo ko. Kung ayaw nyo, okay lang sa amin. Bayaran nyo yung service charge namin. Pero kung magkasundo tayo sa presyo, gagawin ko yan. Basta gagawin ko yan, yun ang presyo. Ganun ang pakikipag-usap sa customer. Kasi, ginawa nyo na kagad, di nyo pa kinakausap yung customer. Ay, magagalit nga yun. Kaya dapat sa mga nagsiservice ng ganito, kausapin yung maigi yung customer. Makipag-ayos kayo, makipagkasundo kayo kung ano yung presyoan ng sa gagawin yung TV. Ito, bilangin natin kung nasaan yung STB at saka yung CPB. Mga vertical pulse yan eh. Ituduling talaga ako dito. Salamin ko kasi naiwan ko kay Bad Oli. Hindi ka sapat ng salamin ko na to. Bibilangin natin. Tandaan nyo, ang ibablock lang natin dito, dalawa lang. STB sa kayong CPB niya. Yun ang nagkakaproblema eh. Merong pumapasok na boltahe. Bakit? Bakit yung CPB yung ibablock natin sa kayong STB? Kasi yung CPB, input yun eh. Ang output nun, CPB1 na nagko-control ng timing ng CKB1, CKBB2. Ibablock natin STB at saka CPB. Magkatabi lang halos sila rito eh, kung mapapansin nyo. Ito, tingnan mo to. Yan, STB yan, di ba? STB. Ito, wala siyang naka-indicate. Yan ang CPB yan. Yan, dalawa na yan. Pero dito tayo magbablock sa may problema. Ito. Ito yan, yung dalawa na yan. Magkadugtong yung papunta rito. Dalawa lang. Bilangin natin kung saan sila nakalocate.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 38 and 39. Ang kailangan nating i-block. Kakaiba di po ba? Dalawang pins lang. Hindi nga madadali ng nagtitape ng pangalawang gumawa. Kasi hindi niya alam yung kung saan niya i-block eh. Ngayon, ito, pag nadali natin itong problema na ito, maraming TV ang mayayari na. Alam na kasi nila kasi sinabi na natin yung sekreto. Tingin na ako sa salamin ko, hindi kasi kasakot ang mata ko. Kailangan dalawang pins lang. Manipis na manipis. Magkamali ka dito. Medyo masipak yung panel. Parang layo. Layo. Nabitin mo yung matugis. Nataan. Napupungi na sila, nakakabisit. Hirap ng ganito. Bungi na. Magkatang ganti magagawa ito. Patay pa to? Hindi. Kabukas pala yan. Ayun, nakabukas. Pumutin mo kasi. Kabukas lang yan. Hirap nito mo. Dapat dalawa lang matakpan natin dito eh. Kasi pag sumobra, hindi maayos yan. Pwedeng madilim. Sumobra, apat yung atakpan. Pwede yan. Purol na yun. Yung gunting na pula. Dapat na walang matukpan. Masyado makapaling na ano. Ulit.
Oo, oh, hirap gumawa ng ganito. Tapos sasabihin, tape lang alam. Naku po. Patawarin. Sana magtagumpay. Mabait pa naman yung may-ari. Hindi. Makisama ka naman. Problema, baka masira yun. Tingnan, kakadikit na. May natakpan ako, iba. Yun. May natakpan, iba. Yan, sinasabi ko. Judy, inis ka na dyan. Pinatakpan ng iba. Napansin nyo, meron na siyang video sa kabila. Pero lang, kaya lang, hindi siya nag-normal ng maayos. Kailangan matakpan mo lang yung dalawang linya. Mahirap kasi siyang ikat kasi pag ikinat mo, baka masagad, hindi mo siya maidugtong. Kaya kailangan natin tape lang. Sisira yung ano na. Kakaiba na pa, kakaiba pa naman yung ribbon. Imahin mo kaya yung nandiyan sa kanan mo. Sana mag-okay na, para hindi mo nabunutin ulit. Yan pag ayun, may gumalaw na kasi iba, mahirap talaga. Yan ang sinasabi kong mahirap gawin. Hindi ko mo tape lang. Kailangan nyo madali lang. Bungi-bungi na yun. Nakakailang minuto na tayong nagtitape. Medyo nahihirapan ako. Dalawa lang kasi yung tatakpan natin eh. Hindi kasi bungi.
Kaya ang hirap unuhin. Ayun, kaya lang medyo may ano siya. May konting hindi maganda. Pansin mo, hindi masyadong maano rito. May natakpan tayong, pansin niyo, may natakpan tayong sobra. Yun ang kailangan mabawasan natin para maging ganito siya. Ulitin natin. Buta, tanggalin mo na naman eh. Yun talaga. Ganun talaga ang pag-tape. Kasi madali lang mag-tape eh. Madali lang talaga mag-tape. Ay, naman. Balik tayo sa ating tino-troubleshoot. Medyo nahirapan tayo. Nagpalit na tayo ng dalawang flex kasi katatape. Bagamat sira na itong ribbon niya sa pangalawang gawa. Dahil nga katatape na sira. Paita mo. Bungi-bungi na siya oh. Kaya nagpasya ako na pelta na lang na ibang ribbon. Nahirapan din ako. Kaya hindi ganyang kadali ang pagto-troubleshoot ng tape lang. Hindi dapat tinahamak yung ganun. Buti nakakuha ako galing dito sa may Sony. Dalawang bago. Ngayon, papakita ko sa inyo yung tinapean natin. Pakitutukan nga ito, Miss Camera Woman. Kita ba? Kita ba siya? Hindi. Kita naman. Hindi, yung tape, ayan o. Pag dito mo, kita. Lalong hindi. Yan. Ito, ayan, nakikita kita naman. Siya. Ito, di ba? Kitang kita. Ang tinaipan natin dyan, yung STV at saka CVB. Dalawang pins lang. Napakahirap po. Biro mo, dalawang pins lang ang mailagyan mong tape. Kaya hindi basta-basta yung pagtitape din. Ngayon, titignan natin yung resulta kung mag-o-okay siya. Kapit natin. Hirapin lang ako ngayon. Hindi kasi tama yung sarili ko. Ano yung magpagumpay na. Kaya na pa ako nagtitape eh. Ayun! Prestige! Ayun! Malinis, di ba? Kanina nag-tape tayo. Sobra. Nagbawas ako. Hindi rin nagtugma. Kasi kaya nahirapan tayo kanina. Yung ribbon natin sira-sira na eh. Kaya nagpasya na lang ako na palitan siya ng dalawang ribbon.
Normal na po siya, di po ba? Tingnan natin kung mayroon pa rin lalabas na ball tayo sa STD niya. Para lang naipakita ko sa inyo yung kung saan nanggagaling yung problema. Pakiputukan mo nga ito, Miss Camera Woman. Itong STB, tingnan mo maigi ha. Medyo minamalat na ako. Tingnan nyo po oh. Wala na siyang bumapasok na boltahe. Kanina napansin nyo, di ba? Meron siyang 4.9 volts na pumapasok. Bakit? Nanggagaling dito sa may kabilang channel niya. Pagpasok ng mga CVB, yung vertical clock pulse niya, na yun yung kumokontrol ng timing ng CKB1, CKBB1, P2, etc. etc. Nagkakaroon siya ng out na ilalabas niya papunta ng STB. Nagkakaroon tuloy ng supply yung STB. Eh yung STB po, ano yan eh? Signal lang yan eh. Wala dapat talagang boltahe yan. Kung pag nagkaroon ng boltahe, makikita mo yung reaction ng kanyang video nagbe-vertical rolling. Ngayon, nakita natin wala na siyang boltahe. Kaya okay na yung kanyang video. Tingnan ulit natin. Ayan o, malinis siya o. Hindi na siya gaya ng kanina na may napalabas nga natin, pero meron pa rin konting shadow dito. Ngayon, normal o. Tingnan natin yung main. Ayan o, normal na normal o. Malinis na malinis. No? Ganyan po ang paggawa ng vertical rolling. Sana'y may natutunan na naman kayo ng bagong technique na ito. Kahit tape lang yan, malaking tulong ang maitutulong sa inyo nito. Balang araw magagamit nyo yung mga technique na ito. Sana huwag po kayo magsasawang sumubaybay sa aking channel na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel. Mag-like kayo, mag-comment. Kahit comment na against, okay lang. Comment na papuri, okay lang. Kung may pagkakataon ako, sasagutin ko po ang inyong mga comment. Sana'y lagi kayong sumubaybay sa aking mga ina-upload. At bihira lang po ako makapag-upload kasi sobrang busy na po talaga. Maraming trabaho. Maraming nagpapaservice. Kung saan-saan nanggagaling. Merong tatawag mula sa New York. May tatawag sa Saudi. Pero yung bahay nila nandito sa Pilipinas. Nakakatuwa lang talaga. Maraming natutuwa rin. Meron ding hindi natutuwa sa ating ginagawa. Okay lang. Ang akin lang naman ay makatulong sa ating mga kababayan. Lalo na yung nag-iibig matuto. Para maging isang matalino at magaling na troubleshooter, ipalagay mo pa rin sa sarili mo na wala ka pa rin alam. Para lubos na matuto ka. Hindi gaya ng iba na akala nila magaling na sila. Kung mangutya sa kapwa ay ganun na lang. Eh, hindi po kayo magtatagumpay pagka ganun ang inyong gawi sa buhay. Lagi niyong tatandaan, ang kayabangan, ang kahihinatan niyan ay kahihiyan sa huli. Hanggang dyan po muli, maraming salamat. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masabi.